Hindi natuloy ang sinasabing kudita laban sa liderato ni House Speaker Alan Peter Cayetano ngayong araw. Sa sesyon ng mga kongresista, 299 ang physically present sa plenaryo ng Kamara at sa pamamagitan ng video conference. Mr. Speaker, the roll call shows that 299 members responded to the call. With 299 members responded to the call, the chair declares the presence of the quorum. Majority Leader. Sa naging sesyon, isinalang sa unang pagbasa ang mga panukalang batas na inihain sa Kamara, gayon din binasa ang mga official communication na kanilang natanggap at mga committee report. Tumagal lamang ang sesyon na hanggang alas 3:18 ng hapon kung saan si Deputy Speaker Neo Abu ang tumayong presiding officer. Session is suspended until tomorrow, September 22, 2020 at 3 o'clock in the afternoon. Sinasabi ngayong araw ay ipapadeklarang bakante ng mga kongresista mula sa Mindanao ang posisyon ng House Speaker at mga Deputy Speaker kasunod na rin ng grian sa 2021 budget. Sa isang statement kahapon, inamin ni Deputy Speaker at Presidential San Paolo Duterte na may mga ipinadala siyang mensahe sa mga kongresista mula sa Mindanao upang ipadeklara na bakante ang mga nasabing posisyon. Gayunman, nilinaw ng batang Duterte na ang kanyang ipinadalang mensahe ay pagpapahayag lamang ng kanyang pagkadismaya sa nangyayaring bangayan dahil sa issue ng infrastructure projects kung saan ilang mamabatas na rin ang kumausap sa kanya tungkol dito. Ito rin anya ang mensahe na ipinadala niya sa isang Visayan congressman matapos nakalad ka rin ang kanyang pangalan sa nasabing issue. Sabi pa nito, hindi rin siya makikisawsaw sa isyu ng mga kasamahan bilang delikadesa dahil siya ay anak ng Pangulo. Ang pahayag ng batang Duterte ay kasunod na rin ng ipinarating sa kanyang reklamo ng mga kasamahan sa Kamara kaugnay sa hindi pantay na alokasyon para sa infrastructure projects sa mga distrito sa 2021. Magugunitan na noong Huwebes ay ibinunyag ni Negros Oriental Congressman Arnie Tebes na malaking bahagi ng infrastructure project ay napunta sa Taguig na distrito ni Speaker Cayetano. At sa Camarines Sur, kung nasaan naman ang distrito ng malapit na kaalyado ng House Speaker na si Deputy Speaker El Rey Villapuerte. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer, 90.9, bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa.